promise deep down in my heart that you will never leave me and never will part. So through every trial, no, I won't back down. My Lord and Savior, yes, you wear the crown. When you rose over death, you claimed the victory. So I rise every day, for you have set me free. Your power, your promise is here. You bring hope in love. When questions surround me, your answer is clear. Your word reminds me, no doubt, no more fear. In all this darkness, Lord, you are the light. Your love reminds me to fight the good fight. When you rose over death, you claimed the victory. So I rise every day, for you have set me free. Your power, your promise is here. You breathe hope in us. Lord, we lift you.
Our words are hard.
Hallelujah. You are alive, Jesus. And we worship you and we thank you because you are here today. Lord, your children, each and every one of us, we are doubting something. We are afraid. We are not as strong as we seem to be. But Lord, you are here. And you are the way maker. You make all things possible. You heal our hearts. You mend our hearts. You mend our broken spirits. And today, Jesus, you are here. And we feel you here, Jesus. We thank you because right now, you are embracing each one of us. And you are telling us, do not be afraid. Because you are here. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, Jesus. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Touching every heart, Jesus. You are mending every soul. We sing, you are here. You are here, touching every heart. We worship you, Jesus. I worship you. You are here. You are here. You are here touching lives. You are here turning lives around. Oh,
You make a way for your children every time. We thank you, Jesus. We worship your powerful name, and we know that you are here. That's why today we will all shout the big hallelujah to you, Jesus. Hallelujah. Sunday by the Lord with His presence, overwhelmed us with His gladness and joy from the worship time palang yun. And so I encourage everyone to request party apps, like apps, tag our family and friends so that our service can reach to many more. This time, let's proceed to our reading time by reading these words from Proverbs 11, verse 1. It says, "A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed." So let's live on in sa line na it is better to give than to receive. And sabi nga sa verse na binasa natin, the first step of being prosperous, so I believe sa lahat ng ating kasama dito sa service ito, we all want a prosperous life. The first step for that prosperous life is to be generous. And that promise will come true in our. Again, I encourage everyone to be generous so that we can have this prosperous life. Huwag din natin patagalin. Here are our ways to give. Okay, let us all claim the promise that we will have a prosperous life, and let us hold on to our tithes, our offering, and offer this to the Lord with a prayer. Let's all pray. Lord, we thank you for this time. Salamat po that you have given us the promise of a prosperous life, and we believe our first step of faith is being generous at sa mga hawak po namin, sa mga naibigay po namin at ibibigay mo po namin. Let this be our seed of faith na umpisa, starting line para po sa prosperous life. Thank you, Lord. Salamat po. And for the next coming hours, let your love and blessings be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Now let us all listen and listen well to the message of God. Today, I declare that Jesus is my Lord. God is my Father. Please sing our own word. With His Spirit, greater things I can afford. Victory is mine. In His word, I am told. I believe I am saved and forgiven. I know I am loved, not forsaken. I am secured, whole, and never be broken. Provided, not deceived, and never forgotten. Lord, I pray that you will bless me indeed. My territory will expand and exceed. Your hand be on me as I plant some more seeds. Save me from the evil one. Spare me from greed. By your grace in devotion, I will be faithful. By your loving giving, I will be faithful. By your spirit in honoring, delightful. By your power in discipleship, fruitful. Jesus is my partner as I conquer and lay plans. I am one with my community of thousands. With love, passion, I'm following all your commands. Daily, weekly, there's open heaven, open hands. Naalala mo ba kung sino ang Miss Universe noong 1984? Yung pinakamagaling na scientist sa buong mundo noong 1995. Yung pinakamatinding presidente na meron ang United States. O diba parang, yes, napag-aralan natin noon, nalaman natin sa news, pero nakalimutan na natin ngayon. Pero may isa pa akong tanong. Sino ang pinaka nakapag-inspire ng buhay mo?
o lahat tayo may masasagot agad. Hindi man tayo maging very, very famous sa lahat ng mga tao sa buong mundo, but I am sure of this one, meron isa o dalawang tao na naka-impluensya sa atin, kaya naman tayo ay ganito, at meron din tayong na-impluensyahan, kaya naman sila ay ganyan. Sa Habits of Happiness, napaka-importante ng ating topic ngayon. Choose your team well. Father God, in Jesus' name, nawa po mapag-isipan naming mabuti kung ano ang direksyon na gusto naming tahakin sa aming buhay at alamin namin na sa pamamagitan ng aming sarili, hindi namin to kaya, but we pray, Lord, that you give us the best team ever. Tulungan mo kami na piliin ang mga tao na makaka-impluensya sa amin at huwag tumigil sa amin na magandang impluensya kung hindi ipamahagi natin to sa mas maraming tao. Pagpalain niyo po ang aming pagsasama ngayon ng aming pag-aaral ng inyong salita. Let your presence be felt. Let your power be experienced in the mighty name of Jesus. Amen. What is our message for today? Choose your team well. At ito ang ating buod. We need to choose a right team to achieve our God-given dreams. Pangarap. Kapag ang Diyos ang nagbigay ng pangarap, hindi yun maliit. Malaki yun. At hindi yun posibleng mag-isang nagagawin kung hindi ito'y imposible. Kaya naman, ang sabi ng Diyos, 2 are better than 1, 3, mas mabuti, kailangan natin ng maayos na team. Kung ano tayo ngayon, ito ay impluensya ng mga taong nakasalamuhan natin noon. At kung ano tayo magiging ay impluensya pa rin ng mga taong pipiliin natin na makapasok sa ating mga buhay. Ito ang isang matinding habit na nawa ay makuha natin ngayon. May isang kwento in 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. Ito ay tungkol sa isang propeta na kung saan ay napapaligiran siya ng maraming gustong pumatay sa kanya. Wala siyang ibang kasama kung hindi siya at ang kanyang servant. At takot na takot yung kanyang servant nung na-corner na po sila kasi kakagising lang nila at napakaraming tao na talagang walang dahilan para hindi sila mamatay. Pero kalmang-kalma ang ating propeta. And when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, "Alas, my master, what shall we do?" So kung yung servant din lang at mag-isa lang siya, sa dami ng gustong pumatay, wala na siya. Pero dahil he is in the company of a great prophet, and that prophet is in the company of a great God, so he answered, "Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them." Ay, ang tapang ng propeta. Elijah prayed and said, "Lord, I pray, open his eyes that he may see." That the Lord opened the eyes of the young man and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Hindi napatay si propetang Elisha nung panahong yon. Kahit dalawa lang sila ng servants niya, hindi sila nag-iisa, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ano ang ating topic ngayong araw na ito? Choose your team well. Hindi pwedeng neutral ground eh. Meron at meron kang panig. Meron at meron kang posisyon. At katulad ng propeta Elisha, waging-wagi ang kanyang posisyon kasi pinili niya ang kanyang kasama. At yung servant, maganda ang kinahinatnan ng buhay niya kasi pinili niyang sumama sa propeta ng Diyos. Pag-usapan po natin sa araw na ito ang tatlong malalaking bagay. Ang una po, anong klaseng teammates ang dapat meron tayo? Pangalawa, ano ang mga reasons? At ang ikatlo, ano-ano ang mga qualifications? Unahin na natin ang four kinds of people that we need to have in our team.
kailangan natin ng mga models, hindi idol. Somebody na parang nagbubuo ka lang ng puzzle, kinakailangan mo may hulma, di ba? At lagi mong tinitingnan yon para mabuo mo ang puzzle na nasa'yo. Ganon din po ang mga modelo. Inspiration, encouragement. At lagi mong sinasabi, kung nakaya nila, kakayanin ko rin. At kung ano ang tinahak nilang daan, tatahakin ko rin. Ikalawa na kailangan natin tao sa ating buhay ang tinatawag na mga mentors. Hindi po ito mararanasan ng mga taong mayabang. Hindi ito mararanasan ng mga tao na ang feeling nila magaling na sila at kayang-kaya nilang mag-isa. Walang magaling na boksingero, walang magaling na atleta kahit sila ang nagwawagi ng mga medalya na walang team at meron silang coach. Ito yung naghahasa sa kanila. Ito yung nagpapagaling sa kanila. Ang tanong ko sa iyo, ka-faithful, meron ka bang model? Meron ka bang mentor? Pangatlo ay ang partners. So yung unang dalawa, medyo mas mataas ng konti. Pero yung partners mo, yan ang mga kasama mo. Yan ang mga kaibigan mong tunay na magsasabi sa'yo ng dapat mong marinig, na maghihila sa'yo kapag kailangan kang hilahin. Yan ang mga pwede mong hingahan ng iyong mga pinagdadaanan ng mga saloobin. At ang ika-apat na kailangan natin sa team natin para maging balanse ay trainees. Oo, hindi naman pwedeng ikaw yung hingi ng hingi at hugot ng hugot. Dapat kung ano ang natutunan mo, ipapasa mo rin sa susunod na henerasyon. Mga kaibigan, mga ka-faithful, napaka-importante na meron tayong trainees. Kaya nga ang ganda lang ng faith group natin eh. Kasi sa faith group natin, may mga modelo po tayo na sinisikap natin maging ganon. May mga mentors tayo. Meron tayong mga ka-partners, kaya mga faith group leaders nagme-mentoring together, di ba? At meron tayong dini-disciple. Alam mo kung bakit maganda na may dini-disciple? Kasi ikaw mismo ang unang na-check. Ikaw mismo ang nag-iisip na may accountability ka na kailangan mo ayusin ang sarili mo dahil may mga tao na umaasa sa'yo or kung hindi naman, mayroon kang responsibility na alagaan sila. At paano mo sila maalagaan kung hindi mo kayang ayusin ang iyong sarili? 1 Corinthians chapter 3 verse 9, "For we are both God's workers, you are God's field, you are God's building." May word po doon na workers. Sama-sama tayong tumatrabaho. May mga pangarap tayong aabutin kahit na anong edad mo pa. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. May mga pangitain pa siya na papagawa sa'yo pero hindi mo kaya yan mag-isa kahit na summa cum laude ka pa, kahit ikaw pa ang pinakamagaling sa lahat. You need a team. At dyan sa team na yan, dyan talaga nasusukat ang maraming bagay sa ating mga buhay. Ano kaya ang dahilan bakit ang gusto ng team ay hindi solo, ang gusto ng Diyos ay hindi solo-solo at ang gusto ng Diyos ay mayroon tayong team? Tatlong bagay po. Una ay yung pull. Mas mahirap 'yon, humihila sa'yo. Hindi sa lahat ng bagay ikaw ay malakas. Hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw kayang-kaya mo. Ang maganda pag meron kang team, sila ang kalakasan mo sa panahon ng iyong kahinaan. Maganda sanang isipin na yung mga teammates na meron tayo ay nasa ating mga pamilya. Pero kahit na po maganda ang ating mga pamilya, pa-shoutout naman po dyan kung maganda ang inyong pamilya at strong ang family members natin as a team, pero meron talagang dysfunctional families. Pero don't worry, now that you are a believer of Jesus, now that you belong to the church family, bibigyan ka ng bibigyan ng Diyos ng matinding mga team. Mga ka-faithful, sa mga ganitong panahon na alam mo yon, maraming tinatamad, maraming nagre-regress sa kanilang pananampalataya, nawa maging makabuluhan ang ating aralin ngayon. Hindi pwedeng nag-iisa. Kailangan natin ang team. But we have to choose our team well. Nakita mo, kung ang mga sinamahan mo nitong mga nakalipas na panahon ay puro gamers, magiging gamer ka rin. Kung ang sinamahan mo ay puro pa-boyfriend, pa-girlfriend, yun na din ang priority mo.
Pero kung ang mga sinamahan mo ay, yung mga masisipag mag-aral, masisipag magtrabaho, matitipid at magagaling mag-invest, magiging ganun ka rin. Anong sabi nila? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ang mga kaibigan mo ang pinakamatindi mong pinapasok na impluensya sa'yo. Pull pa dyan. Pag ikaw ay nanghihina, merong hihila sa'yo pataas. Pull kasi hindi pwedeng wala kang kahinaan at mahina tayo lalo kapag tayo ay mag-isa. Tandaan ang MSP, money, sex, and power. Kahit anong spiritual pa ninyo, dito sa tatlong bagay na ito tayo pinaiikot-ikot. Pag dumami ang pera o kung magkulang ang pera. Sex, kapwa babae, kapwa lalaki, or kahit may asawa, hindi pa rin libre. Asawa ba natin talaga o hindi naman? Yan talaga eh. At kahit na minsan nga parang safe ka dahil ka-office mate mo, may asawa naman siya. Pero napakarami ng kwento na nagkasala sa kanilang mga asawa because they left their lives unguarded. Kaya nga po si Dok Toto, palagi-palagi ang aming pinag-uusapan, huwag mag-iisa sa loob ng kwarto na siya lang at isang babae or magpapasakay ng kotse sa tabi niya, kinakailangan nasa likod. Pasensya na. Pero ito ang aming mga paraparaan ng pag-iingat. Mahirap na ang may asawang gwapo. Joke lang po. So once again, ang team mo ang pwede mong i-text, i-chat na, bro, sis, matindi ang temptation, pwede ba ipag-pray nyo ako? At humihina ang anumang tukso at ang atake, yung kritisismo, panglulumo kapag ito ay isinishare na natin sa ibang mga kaibigan natin. At kung kaibigan ka, hindi mo ipuput down ang ka-teammate mo kung hindi ipupull up mo siya. Isa pang dahilan ay ang push. Itinutulak mo para gawin ang kanyang the best na magagawa. Alam mo, alam natin lahat ito, hindi mapapalabas ang galing natin kung hindi tayo napa-impluensya, napasama sa magagaling. Kung ang mga kasama mo ay wala lang, pahataw-hataw, I'm very sure pahataw-hataw ka rin. Pero kung ang mga kasama mo talagang best worship ever, pag nagbigay kay Lord, best din. Kapag nagpuri sa Panginoon, all out. Pag nag-serve kay God, walang excuses. I'm very sure they will push you to become the best version of you. Hindi ko nakakalimutan, palagi kong kinukwento sa aking mga estudyante that the reason why I became an honor student ay dahil napagpala akong maging part ng matatalinong mga babae nung high school. Hindi naman ako matalino pero ang gagaling talaga nila, ang gaganda pa. At hanggang ngayon, magkakaibigan pa po itong apat kong mga kasama. Ako na lang ang natira dito sa Pilipinas. Pero salamat. Dahil nakita ko ang study habits nila, nakita ko mga pangarap nila, yung focus nila na walang boyfriend-boyfriend hanggang hindi matatapos mag-aral. Kaya naman, sinasabi ko sa iyo, ka-faithful, kailangan mo ng matinding teammate para i-push ka to become the best version of yourself. Hindi yan partner, hindi yan teammate kung hindi kanya tinutulak na gawin pa yung mas matindi mo pang makakaya. Yung gustong-gusto mo nang magpahinga pero patuloy pa rin siyang naniniwala sa'yo. Yung pumalpak ka, sumablay ka, pero pinupush ka pa rin niya, pinatatawad ka, at ine-encourage ka, at hindi ka niya iniiwan, yan talaga ang kapangyarihan ng teammate. At gusto kong magpasalamat sa napakaraming naging teammates ko at hanggang ngayon ay teammate ko pa rin. Nakilala ako sa aking kahinaan, kilala ako sa kung ano ang maganda na meron ako, pero through thick and thin, nandyan pa rin sila to bring out the best in me and to lift me up whenever I am weak or whenever plakdang-plakdana. Isa pang magandang dahilan kapag ka ikaw ay mayroong team, you perform.
Talaga naman. Hindi kaya ng isang tao lang. Aba, itong mga online-online, di ko to carry, hindi ko to kaya. Hindi ko kayang humarap sa camera, hindi ko kayang gumawa ng mga presentations na ito. Marami po akong hindi kaya. Pero salamat sa mga teammates natin dyan, sa ating online team, sa ating music team, sa lahat ng nag-e-edit, sa lahat ng mga gumagawa behind the scenes ng mga scripts and all. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay because we are able to perform great things dahil we belong to one team. Proverbs 27 verse 17, just as iron sharpens iron, friends sharpen the minds of each other. Nung ako po ay nagpe-pray ng magiging mapapang-asawa ko, isang bagay ang pinag-pray ko sa Panginoon. At ang sabi ko, Lord, gusto ko iron man. Nox iron man. Ito po yung verse na yon. Alam ko maibubuga pa ako na hindi ako hanggang dyan lang. At kailangan ko ng isang makakasama sa buhay na isa-sharpen yung aking mga dull skills, who will believe in me at my worst and who will help me to bring about God's best in my life. At salamat dahil hanggang ngayon, even after 25 years and still counting, marami po akong natututunan sa kanya kapag kami ay nag-uusap. Ang bawat kwentuhan namin ay makabuluhan. Kaya nga ang sinasabi ko sa mga kabataan na nandyan, choose an iron man or choose an iron woman. Hindi basta ganda lang o sexy o mabango o basta lang. Hindi ka-pop star mo, ka-K-pop mo, ka-gamer mo, hindi yon. Because all of your lives, you will be learning from each other. You will be honing the skills of each other. Pero kung hindi kayo iron sa iron, pupurol kayo, and before you know it, ayawa na. Kasi hindi na kayo nag-grow sa isa't isa. Ang totoong teammates, walang hilahan pababa. Kung hindi, pare-pareho silang umaangat. Nagdoktor si pastor, nagdoktor ako. O di ba ang ganda na iron sharpening an iron. What is our message for today, mga ka-faithful? Piliin ang ating mga partners. Piliin ang ating mga circle of friends. Hindi ko naman sinasabing lumayo tayo sa mga palpak, lumayo tayo sa mga bad influences at huwag na natin silang gawing friends. I'm not saying that. What I'm saying is that check their boundaries. Hanggang saan mo to papapasukin? At piliin mo rin ang mga taong hihina sa iyo papataas, hindi para gamitin sila, kung hindi sila ang magiging gabay mo para abutin ang mga pinapaabot sa inyo ng Panginoon. Kaya ang sarap pag sumasama ka sa mga faith groups eh. At nawa ang ating mga faith groups, talagang sharpening of the irons. Hindi puro kwentuhan at marites, hindi. Even as we pray together, sinasharpen natin ang mga sarili natin na, sis, hindi hanggang dyan lang ang buhay. Kaya ni Lord yan. That's sharpening the iron. Pero maganda rin na nagsisharing tayo, hindi puro problema. Nagsishare din tayo ng ating mga natutunan, ng ating mga nadidiscover, ng ating mga napapag-aralan sa mga aklat at libro. Pwede naman mas higit pa din sa ibang mga bagay at mga experiences natin sa buhay. Tandaan, kailangan natin ng team. Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Two people can resist an attack that would defeat one person alone. A rope made of three cords is hard to break. Ano ang sinasabi natin dito? Malakas ang isa. There is power in one. That's true. Pero hindi ka si Superman, hindi ka rin Diyos na kaya mong lahat. Pinapakita ng Panginoon na ang essence ng team na kailangan natin ng ibang tao para hindi tayo maging mayabang at kailangan kung ano ang meron tayo, i-share din natin sa kanila. Kung ano ang meron sa kanila, i-share din natin sa bawat isa. Matatag ang isang pamilya na isang matibay na team. Each part of the team has its own function. Kaya lang,
kapag hindi ginagawa ang dapat niyang gawin, doon na aapektuhan ang isang team. Mga teammates, tingnan natin ano ang ating posisyon sa ating team. Ginagawa ba natin ang dapat nating gawin? Alam mo, nung unang panahon namin sa mga ministries, ay hindi kami pwedeng liliban kapag kami ang naka-assign, gagawin namin yan kasi walang ibang gagawa. Ganon ang aming sense of commitment. Pero ngayon, sorry ha, pasa-pasa, biglang ikaw ang nakatakda, tapos hindi ka gagawa, tapos may ibang maapektuhan ang trabaho niya. Sana hindi po ganon, no? At mapapansin din po natin, may mga teammates tayo na very, very active noon. Pero usong-uso talaga ang regression. Sa mas lumang termino, tinatawag nilang backsliding. Pero sa bagong termino, ito'y tinatawag na regression. Anong sinasabi noon? It's either you're moving forward or you're moving backwards. Hindi pwedeng tumitigil kasi oras na tumigil ka, babalik ka. It's moving backward. Kaya kung gusto mong huwag umatras, dumiretso ka ng dumiretso. At sa mga kaibigan po natin na tumigil, ang dahilan, mayroon silang napapasok sa kanilang circle of friends na naka-impluensya sa kanila para maging busy, para maging lazy, para maging careless. Kaya naman ang mensaheng ito ay pagkatok sa ating lahat. Check our teammates. Choose our team well. Kailangan ng ating teammates, pinupush tayo, pinupull tayo, at nagpe-perform ang lahat. May tatlong qualifications na gusto ko pong i-share sa inyo sa pagpili ng ating mga teammates. Number one, he should be a lover of God. Number two, servant of men. And number three, leader with righteousness. Ano po ulit? Lover of God, servant of men, and leader with righteousness. Lover of God. Ha. Kapag ang ating pong mga teammates ay walang takot sa Panginoon, hindi mahalang Diyos, sisiguraduhin ko sa iyo, ikaw na nagmamahal sa Diyos, kukuhan nila ang pag-ibig mo sa Diyos. Sabi ko, di ba? Kung ano ang kaibigan mo, yun ka magiging. Oo, gusto mo silang ma-win, pero siguraduhin mong may mga tao na kasama kang mag-win sa kanila. Kasi kung ikaw lang, ikaw ang mahihila nila pababa. 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Marami na sa atin ang nalinlang nito. Kailangan natin mahal ang Diyos. Ang aking magiging asawa, mahal ba niya ang Diyos? Pero kahit anong sabihin ko na iwiwin ko naman siya sa Panginoon eh, mamahalin na rin si Lord pag kami na, hindi po yan totoo. Ano ang sabi natin? Number one qualification in choosing your team well. Ang aking bang mga teammates ba, mahal na mahal nila si Lord? At hindi mo mamamahal si Lord kung hindi mo naiintindihan kung gaano kakamahal ng Panginoon. Ako'y naniniwala na ang lover ng Panginoon ay generous. Kasi generous si Lord eh. And those who don't know Him cannot love Him. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo naiintindihan, hindi mo napapag-aralan, hindi mo binabasa ang Biblia kung gaano siya ka-generous sa'yo na ibinigay niya ang kanyang anak, na ibinibigay niya ang kanyang biyaya, ang kanyang kapatawaran, I'm very sure you cannot love Him back. But if you don't love Him because you don't know Him, therefore you cannot obey Him. At hindi ka makakagawa ng mga bagay na, you know, risks in the name of faith kung hindi mo siya kilala. Kaya po ang aking masasabi para sa lahat, hay, siguraduhin po natin na ang mga teammates po natin, ang sinasamahan po natin na mga magiging asawa natin, magiging best friends po natin, mahal nila ang Panginoon.
At kapag mahal nila ang Panginoon, they're going to be very, very generous. All out yan, basta para kay Lord. Kahit na may trabaho, kahit na nag-aaral, basta sinabi ng Panginoon, sinabi na para yan sa Panginoon, Lord, para to sa'yo, gagawin niya. He's very generous with his time, he's very generous with his finances, and whatever it is, na basta para sa Panginoon. Number two qualification ng dapat teammate natin ay servant of men. Pag sinabing servant of men, mayroon siyang humility. Abay, hindi ka pwedeng maglingkod sa kapwa mo na mayabang ka. Ang humble na tao, hindi yung dudungo-dungo at yung hindi naman po, may mga peke din dyan eh. Ang humble na tao, alam niya kung sino siya. Kilala niya ng tama ang kanyang sarili, kaya hindi niya kailangan ipagmataas. And he's so secure with who he is. And that's why he has a very good perspective. Hindi siya magiging selfish. Kaya nga siya magsaserve, kasi he is secure. He is confident with who he is and with what he has. Alam niya hindi siya mauubusan, kaya naman pwedeng-pwede siyang magbigay. Sasabihin ko po sa lahat na kapag ang barkada mo ay mayayabang, kapag ang barkada mo ay hindi kailangan si Lord, kaya nila kahit hindi mag-church, kaya nila kahit hindi magbasa, devotion pa, worship pa, kapag ganyan ang kaibigan mo at inilalayo ka at ginagawa kang tama dahil hindi mo naman kailangan si Lord, kayang-kaya mo yan, walang humility, walang servant heart, magiging ganyan ka rin. At alam mo ang kalalabasan nito, those who are servants will be lifted up by the Lord, pero yung mayabang, yon ang ibinababa ng ating Panginoon. Ikatlong qualification, nawa hindi natin ito hinahanap lang sa ibang tao, tayo mismo ang nag-check sa ating sarili kung meron tayo nito. Leader with righteousness. Yun po yung mga tao na talaga namang with integrity. Leader kasi kailangan mong pangunahan ang iyong sarili. At leader kasi ang leader merong paninindigan, merong tayo at hindi nakikisama-sama lang. Alam mo kung anong tama at tatayuan mo kung anong tama. Napakaraming mga tao ngayon ang balimbing, ano pa bang tawag doon, pabalibaligtad, pwedeng ganito, pwedeng ganito, pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero sa ganitong sitwasyon, we have to take our stand. Yes kung yes, no kung no. Kung mali, mali yan. Kung tama, tama yan. We need to have leaders with righteousness. Tingnan niyo po yung ruler, di ba, diretso? At anumang bagay na itatabi mo sa isang bagay na diretso, lilitaw ang pagkaliko. Ganon din po tayo. Maganda na ang ating po mga sinasamahan ay ang mga taong lumalaban para sa katwiran, yung mga taong pinaninindigan kung ano ang tama. Hindi ko sinasabing perfect. Ang sinasabi ko, my righteousness. Pinipilit, sinisikap, kakabasa ng Bible, kakapag-aaral ng kanyang salita, kakapagkakilala sa ating Panginoon, pinipilit, sinisikap na maging maayos ang buhay. Choose friends who is committed to do what is right, even when it's hard. Nako, sa online learning, talamak ang pandaraya. Pero kung ikaw, may mga kaibigan kang leaders at tumatayo sa righteousness, masisigurado ko, maiimpluwensyahan ka nila. Pero kung ang mga kaibigan mo ay quitters, I'm very sure, magiging kanon ka rin. Choose friends who are able to handle challenges and blessings with full focus on God. Ang sarap na may mga kaibigan na overcomers, kaibigan na fighters, hindi complainers and quitters and rebels. Pag ang mga kaibigan mo, ang mga sinasabi ay puro pagsuko, hindi na kaya, ganito yan, ganito si teacher, ganito yung boss ko,
mag-isip-isip ka. Dahil, yan ang ika-capture mo na attitude. Yan, pag hindi mo napigilan at hindi mo na-control, ang hihila sa'yo pababa. Kahit na gaano kaapoy ang isang kahoy, pero kapag ang mga kasama niya ay malalamig pa sa kung anumang malamig, yung apoy na meron siya, mawawala na mawawala. Pansinin mo, yung sinasabi mo, na-pick up mo yan sa mga binabasa mo. Yung kilos mo, yung priorities mo, na-pick up mo rin yan sa mga naririnig mo at nakikita mo. Once again, choose your team well. Kung achiever sa mga kasama mo, achiever ka rin. Kung ang mga kasama mo ay losers, loser ka rin. Kung ang mga kasama mo ay faithful believers, faithful believer din ang magiging peg mo. Deuteronomy chapter 12 verse 25, if you obey these laws, you will be doing what the Lord your God says is right and good. Then He will help you and your descendants to be successful. Ang masarap lang isipin para sa lahat ng lumalaban para sa katwiran, para sa lahat ng pinipili ang kanilang mga teammates, lalo po kaming mga magulang, ang lagi naming prayer, mapaligiran na mabubuting mga kaibigan ng aming mga anak, na mga godly friends ang aming mga anak. Kasi kahit anong ganda ng pagtatanim nung nasa bahay pa, nung bata-bata pa, nakokorap pagdating ng college, nakokorap kapag nagtatrabaho na. Kaya what is our message for today? Mag-ingat. Piliin ang ating circle of friends. I'm not saying maging distant tayo sa ibang tao. I'm saying lagyan ng boundaries kung gaano katindi ang magiging impluensya nila sa'yo at pumili ng mga tao, manalangin ng mga mentors, manalangin ng mga models, manalangin ng mga godly partners at manalangin din ng itetrain natin at hahawahan natin at papasahan natin ng ating mga natutunan. Alam mo, kaibigan, tingnan mo mabuti ang iyong puso. Ikaw ba ay nagpo-pursue pa ng mga personal righteousness and personal holiness? May time ka ba na mag-worship? Gustong-gusto mo pa ba? Kaya mo naman mag-onsite or kahit naka-online, naka-focus ka ba? Kasi kung ano ang ginagawa ng mga friends mo, kung ano ang priorities ng teammates mo, magiging ganun ka. What is our message for today? Habits of happiness. Masayang totoo ang mga taong maingat sa pagpili ng i-impluensya sa kanilang buhay. You found me in my darkest hour. You gave me hope and gave me life. Gave you love that's greater. You lead me out of darkness and into your light. I was blind, but now I see. Your mercy, it has set me free. Your favor's all around me. Your radical love has found me, and now I sing. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, save my soul. No one else can make me whole. Jesus, you have won me. Your radical love surrounds me, and now I sing. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours.
hands now erased the price you paid, the life you gave, the cross and the grave, my sins now erased. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Salamat po dyan sa inawit natin na pagsamba, and that is radical love. Kapag ang pinili mo na maging teammate mo ay ang ating Panginoong Jesus, ang ating Ama sa Langit, ang ating pong banal na Espiritu, at alam mo yung mga kaibigan mo talaga ay firm believers of God-given destiny. Mga estudyanteng naniniwalang hindi lang hanggang dyan lang sila, kung hindi talaga namang umaapaw ang kanilang mga papuri sa Panginoon at passion nila na makilala at pagsilbihan ng Diyos. Ang tawag doon, radically loved by God and radically loving other people. Nawa ang prayer ko sa iyo, mahingahan ng banal na Espiritu ang pag-iisip mo ngayon. Kung ano ang buhay mo na meron ka ngayon, pwede pang magbago. Pray for godly influences in your life. Father, in Jesus' name, saliksikin mo po ang aming puso. Tulungan mo po kami na maging aware kung ano po ang aming tunay na kalagayan at gaano namin hinayaan ang mundong ito, ang mga tao sa paligid namin, na hilahin kami pababa o iakyat kami pataas. Bigyan mo po kami ng mabubuting mga kaibigan. Bigyan mo po kami ng mga influensyang hihila sa amin para lalo ka naming mahalin ng buong puso. Salamat, Panginoon, that this church is going to be a radical church in terms of loving you and serving you. And we will all be challenging all our excuses. Lahat ng mga bagay na naghihila sa amin sa bababa, iwinawaksi namin at idinedeklara namin na Panginoon, kami nagsisisi, nanunumbalik kami sa iyo. Let there be revival that will start today as we change this bad habit of hanging out with bad influences in our lives. Lord, bigyan mo ulit kami ng pagnanasang gawin ng tama at sambahin kayo sa Espiritu at sa katotohanan, at gawing pagsamba ang aming pag-aaral, ang aming pagtatrabaho, dahil kayo ang nagmamahal sa amin ng totoo. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Mga ka-faithful, let's be a radically faithful community. Choose your friends well. Choose your team well. Sama po kayo sa mga faith group every week, and let's give Him our best worship in work, in school, and in our family.